Hi guys, nandito naman po ako for another tutorial video doon naman sa kung paano gumawa ng materials budget. So ang nakikita nyo po sa screen ngayon is a sample of template para magkaroon ka ng presentation or data about the about making materials budget. So ang nandito is yung item number, yung description or particulars para dun sa mga gagamitin na materialis sa isang scope. And then quantity, unit, yung BOQ quantity, and then unit price. Unit price is yung unit price mismo na nandun sa yung exact price or market price ng materialis. Tanggalin lang natin tong unit price kasi itong unit price is a unit price based on the bill of quantities or based on specific scope or yung work description. Well, ito nga pala guys is in reference dun sa ginawa kong bill of quantities previously. Well, ilalagay ko po sa baba ng description ng video na to yung link about preparing or making a unit costing doon sa bill of quantities or yung scope of works ng project. So ito yon yung previous kong ginawa, may video tutorial po ito. So ito yung magiging reference natin para gumawa ng ng materials budget. Kasi ang gagawin natin sa isang scope of works, example sa CHB laying, ilalagay po natin kung anong mga kailangan na materialis sa CHB laying. So i-itemize natin kung ilang quantity ang kailangan sa sa isang materialis, unit, tapos yung exact na unit price. So proceed na po tayo. Dito nga pala sa CHB laying, kailangan may nagawa ka ng kung may nagawa ka na palang estimate or detailed estimate kada every work description, mas maganda 'yon kasi mas mapapadali na yung paggawa niyo po nung nung budget. So 'yun po yung gagawin ko. For example, magsimula tayo dito sa sa CHB laying. Kukuhanin ko po yung mga nandun sa detailed estimate ng CHB laying. So ito po yun, sa CHB laying. Ito yung mga materialis na kailangan para sa work description na CHB laying. So kaka-copy paste ko na lang po siya. Ta-transfer ko po siya doon sa dito. Under CHB laying. So, tatransfer ko po siya. And then, yung quantity, unit, and then yung unit price. Ginawan ko na siya ng, may unit price na siya base dito sa detailed estimate. So ito na po yung ito na po yung materials budget under CHB laying. So nandito sa taas ng sa portion na to, itong yan yung unit at saka BOQ quantity ng CHB laying as a work description. Bali ginawan lang natin siya ng breakdown kung ano yung mga materialis na gagamitin sa CHB laying. So yan. Ngayon, kung gagawa natin siya ng subtotal, pwede rin natin siyang gawa ng subtotal. Subtotal.
subtotal niya is, yan. Bali, ito ang bare total cost ng CHB laying na walang added cost, or yung added cost natin, ito yung added cost natin, papakita ko po sa inyo. Ito yung mga added cost. Wala pong OCM or overhead contingency miscellaneous, walang profit, walang tax. So, bare cost lang siya, or direct cost. Yun. Nakabase lang siya sa kung ano yung actual price ng materials na gagamitin. So, yan yung magiging budget natin sa CHB laying, 36,000. Materials lang po yan. Wala pa po yung labor. Susunod tayo, isoplastering. Plastering, tatransfer ko lang ulit to. So basically, yun po yung mangyayari, yun po yung magiging output niya when you compute the budget for every work description ng project. So pwede po nating ilagay yung item number para may kumbaga may distinction per materials. Yan. Indent lang natin and then yan. So dito rin sa plastering. Yan, para organized po yung ang presentation natin, or organized yung paggawa ng budget. So yan. So yan po, no, may clue na po kayo kung paano ginagawa ang budget ng project, o yung materials budget. Well, doon naman po sa kung paano gawin ang labor budget, gagawan ko po siya ng separate na tutorial. Hindi ko na po siya kukumpletuhin hanggang dito sa baba. Kasi dito pa lang is may clue na kayo, or may idea na kayo kung paano siya gawin. Kung meron kayong ganun, kung BOQ kayo with unit costing, sundan lang po ninyo yung process, and then dito magkakaroon na kayo ng running total. Isam nyo lang po yung magiging subtotals every description of works, doon naman sa breakdown ng mga materials. So yun lang po. Kung kailangan niyo po ng template nitong nitong materials budget, mag-email lang po kayo sa baba, mag-comment lang po kayo sa baba, tapos isama niyo na rin po yung email niyo, and then i-email ko na lang po siya sa inyo. Yun lang po, salamat po guys.